Pasado alas 12 ng ating gabi mamaya, inaasahang lalapag sa Roma ang Shepherd One na sinasakyan po ni Pope Francis. Kung gaano ka-espesyal ang ginawang pagsalubong sa Santo Papa, ganon din ang ihatid siya sa kanyang flight kanina. Saksi si Joseph Morong. Sa huling pagkakataon, sa huling araw niya sa Pilipinas, nasilayan ng mga Pilipino si Pope Francis. Walang pagod nga ang Santo Papa mula paglabas sa Apostolic Mission Tour kanina. Hanggang sa mga nadaanan, patuloy siya nag-iwan ng mga basbas. Kaya naman matinding pagmamahal ang pabaon ng mga Pilipino. May ilang nagpabasbas na mga dala nilang Santo Niño. At may mga nagbaka sakaling makapag-abot ng sulat. I'll thank him for coming to the Philippines. Ang ilan kahit sa murang edad na inspired ni Pope Francis. Pray for me and that I want to be a priest like him. Pope Francis, love you. Ang masasayang pagbati ng mga nag-abang sa huli niyang motorcade. Sinabayan sa Villamore Air Base ng tugtog, pag-awit, at dagdag pang hiyaw ng pagmamahal. Ang nararamdaman ko po kasi nung nakita ko po siya, parang nakita ko na po kung yung totoo kong tatay. Kasi po, yung tatay ko po, wala na po, hindi ko na po siya kasama. Kaya po, nararamdaman ko po talaga sa kanya yung tunay na ama. Habang inihahatid ng mga leader ng simbahan at mga leader ng bansa, may tila mabuting halimbawang iniwan sa kanila ang Santo Papa, pagiging simple at pagpapakumbaba na nakita sa pagdadala nito ng sarili niyang bag. Spend time relishing the event. You know, the event is so deep. There is so much to reflect on, so much to pray over, so much to learn. The spiritual message and also the missionary message, the centrality of loving the poor, the centrality of appreciating children who are helpless. No, every child should be cherished, should be welcome. Sa kanyang pag-alis sa Pilipinas, ang pinakamakapangyarihang leader ng pinakamalawak na relihiyon sa mundo, nag-iwan pa ng tweet sa wikang Filipino. Pagpalain daw sana ang mga kaibigan niya sa Sri Lanka at Pilipinas at patuloy sana siyang ipagdasal. And all the people of the nation, my heartfelt gratitude for your warm welcome and every kindness shown to me during my visit. I renew to your excellency and the entire country the assurance of my prayers for your peace and prosperity. Signed, Pope Francis. Habang ang maraming Pilipino umaasang hindi ito ang huling pagkakataong masilayan si Pope Francis, ang CBCP inimbitahan na siyang dumalo sa International Eucharistic Congress sa January 2016 sa Cebu. It is the decision of the Holy Father. The event is there, but the Holy Father will have to decide. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.